Sa inaugurasyon ni PBBM, ano po ba, isa po ba kayo sa sumusuporta kay PBBM sa panahon ng kampanya? Actually, ang buong, hindi lang buong Mindanao, buong Pilipinas, lahat ng MNLF sumuporta kay BBM, headed by our chairman. Kaya nga sabi ni chairman, ang kasalanan ng tatay hindi maging kasalanan ng anak. Kaya nga nagkaisa ang buong sambayanan na Pilipino, hindi lang Muslim, Christian, dahil alam nila siya lang ang makasolve ng problema natin. So sa pag-upo po ni Pangulong Bongbong Marcos, sir, ano po ba ang maasahan natin sa kanya? Ang inaasahan namin, masolve ang problema ng taong bayan, kasi ang pagkaalam namin, kaya nga kami sumuporta silang dalawa ni Sara, ang problema ngayon yung magugutom ang tao. Kaya nga nagkaisa ang MNLF, Armed Forces, tumulong sa kanilang dalawa. Hindi kami nakingin ng panggastos. Lahat ng top commander nandito, 62 top commander ng Minsu pala nandito ngayon kasama namin, pumunta dito sa inauguration ni Bongbong Marcos at saka ni Sara pa. Ayan, sir. So, base po sa election, sir, ay kita-kita po natin sa mga resulta ng election ay landslide talaga si PBBM doon. Particular sa Hulu at saka sa Tawi-Tawi doon sa Barn. Tama po? Landslide po, sir. So, ito, sir. Ano po ang pinaka-hiling nyo sa ating mahal na Pangulo? Ang hiningi namin, yung sinabi niya, natutuparin niya para tumulong sa taong bayan. Wala kami specific na ano, alam namin kaya niya sagutin ang problema ngayon ng Pilipinas. Sir, magandang hapon. Salam alaikum. Kaya kapatiran ko Muslim din, salim po ang Muslim, tausog, no? Kaya mga kapatiran, so pagkakataon ko na po para magtanong sa mga hinain nyo, no? Although dirito tayo nagtipon-tipon, no? Ano ba ito, sir? Ba't po tayo nandirito? Para saan ba ito ang ating pinaglalabang ngayong araw na to? Actually, ang punta namin dito para ipakita namin sa sambayan ng Pilipino, nandito tayo para magkaisa. Huwag na isipin natin na mag-ingitan. Ang isipin natin yung magkaisa. Instruction ni Presidente, magtulungan ang lahat. Okay. Sir, no? Saan po ba sila nanggaling? Sa lugar-lugar pa kayo nanggaling, sir? Sa sulok ng pinakamalayong sa bandang Mindanao, galing Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, sa buong Binsu pala nandito ang top commander, 62 top commander, pati mga leader fighter nandito kasama namin. Okay, no? Okay, mga kapatid, no? So palagay natin, no, dahil ito na po, sinuportan yung ating PBBM, no, at tayo nagtagumpay hanggang sa araw na to. Nairukruk na natin ating Pangulo, siya na po akit mamaya sa Malacanang, pupunta po siya doon, no. Ngayon, sir, ano ba sa palagay nyo ang kakulangan sa ating mga kapatid na Muslim dito, lalo sa Kamindanawan? Actually, ang ano dito, walang comparison ni katulad ni Bongbong. Mahirap siya anuhin kasi siya lang ang hindi pumapatol sa mga intrigue sa kanya. Kaya nga dito ang bilib namin, ang Diyos ang unang-una ang iniisip niya para sa kabutihan ng lahat. Sa'yo naman, sir, sa'yo ang pangalan nila, sir? Ako si Professor Arabani. Ito ang Chief of Staff natin, si Sharif Edi Ali Alimuddin. Siya lang ang binigyan authority ng chairman natin, Dr. Nol Misuari. Dr. Misuari, no, ayan. Okay. Ngayon, sir, no, kung sa ato, sa palagay, may pagkakatambat kaya tayo sa palagay natin, makakausap natin si PBBM, kung sakali po, no, nabigyan tayo ng pagkakataon at kausap po natin ngayon dito sa harapan. Ano pa maging kailangan nyo o mensahe nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Actually, wala kaming hihingiin. Alam na niya kung anong problema ng Mindanao. So bakit pa kami maghingi? Actually, ang ano namin dito, ipapakita lang namin kung paano ang pagsuporta namin sa kanya. Headed by our chief of staff, walang iba. Kahit may anak si Misuari, ito ang binigyan niya ng full authority. Full authority, kaya nga sumama ang lahat ng camp commander. 62 camp commander ng buong Minsu pala nandito ngayon, sariling gastos namin. Kahit sa Luneta, matulog kami para makapunta lang kami dito kay Presidente.
Sir, pagdating po sa Kapayapaan, alam naman natin yung Mindanao ay ako din, taga Mindanao din po. Pagdating, pag nabanggit po ang pangalang Mindanao, pumapatak sa mamamayang Pilipino na grabe daw. So ngayon sir, ang tanong natin, pagdating po sa Kapayapaan, ano po kaya ang posibleng gawin ni PBM tulad ng ginawa ni P. Duterte? Hindi natin maturuan si PBM. Alam niya na yan, nasa programa na niya kung paano i-solve ang problema ng Mindanao, ng buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao. Kaya nga binuto siya ng tao, alam lang tao kung anong gagawin ni PBM in support by the Vice President. So nandito kami sa Mindanao. Ito sir, no? Tama ko ba sir, nandito kayo para suportahan ang ating bagong upong presidente? In short, wala na pong Kristiyano, wala na pong Muslim, wala na pong kulay. Tulad ng sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Kung hindi, babangon tayong muli, di ba? Ayan. Ito ipapakita natin na tunay na Pilipino. Ayan. Babangon tayo. Ayan, sir. Magkaisa tayo babangon. Ayan. Si sir, may sasabihin ba siya, sir? Short message lang, sir. Ano po bang masasabi nyo na kayo po ay nandito na po, nagpapakita na po kayo ng 100% na suporta sa ating mahal na Pangulo? Magpapasalamat lang sa ako sa ating Pangulo, si PBM, at saka si Vice President, si Sara Duterte, una-una si Hillman Misuari, yung aking Hillman. Yun lang ang masasabi ko. Wala na. Ano po masasabi ko? BBM kami. Hello mga kabayan. Tausog din ako kabayan. Tausog din ako. Tausog ako. Tausog ka. Oh, Jamal yung pangalan ko, Jamal. Pero siya akong vlogger ng BBM. Aba. Jamal. BBM. Basta media vlogger pero Muslim po ako, no? Islam ko ako. Yan. At nananatili ang dugo natin bilang isang Muslim. Kahit saan tayo makarating, makalubilo man natin ang ating mga kasama na Katoliko. Pero tayo, ikatwilang ko kasi, isang beses lang ako pinanganak, isang beses lang din ako bibinyagan. Yan, namulat ay isang Muslim. Natausog po ako. Galing po ako ng G1 Pulo sa Nyugan, Basilan. Galing po tayo dyan. No? Okay. Saan po kayo dito, sir? Saan po kayo dito sa Maynila? Sa Cavite. Cavite po. Cavite. Kumusta niyo po, yung taga Cavite? Ha? Kumusta niyo mga taga Cavite? Mabuti rin. Mababait yung tao doon sa Cavite. Ganun po. Ayan. Anong pangalan mo, sir? Larin James Ismael. Larin Joseph James. May galap shoutout nila ng mga taga Cavite. May galap shoutout mga taga Cavite. Shoutout mga taga Sambuanga. Ayan. Taga Ulo, taga Mindanao. Ayan. Shoutout taga Isabela City, Basilan. Ayan. Maraming salamat mga idol, mga lord. Yeah. Okay, lahat ng mga kabayan, no? Dito tayo, tignan naman natin ito lang. Ayan, mga kamatan. So, nandito mismo makita natin si Pangulong Bongbong Marcos at nandiyan po si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President at ang ating bagong nanumpa po kanina sa Tambayang, no? Ito ang ating bagong Pangulong Bongbong Marcos. Andito rin po si Sheriff Ijal Eddie Alumudin, mga kabayan. Nandiyan po sa may kaliwa ang ating kilalang kilala, walang iba si Professor Dr. Nur Miswari, mga kabayan. Ayan. Bueno, ayan. Kita yung mga kabayan. Ayan. Hindi naman ligid sa kalaman natin, mga kamasyon, na tayo ito kilala to, no? Kilala bilang isang kamusliman leader po ng ating mga kababayang Muslim, no? Ayan. Ito po sila yung nagpapakita ng suporta dito sa inaugurasyon ng ating Bongbong Marcos. Ito mga kapatiran natin, mga kamuslima. Nakalagay po sa kanta po niya na headquarters MNLF Bangsamoro Armed Forces. Ayan, mga kabayan, no? Ayan. Maraming salamat.